Twinkle. Andito na si teacher. Good morning, children. Good morning, teacher. Okay, children, you may sit now. Mag-i-start na yung discussion natin, kaya makinig kayong lahat. Teacher, si Twinkle kumakain pa. Twinkle, iligpit mo muna yan. Aba, teacher. Mamaya ka na kumain. Wala pang break time, Twinkle. Itago mo muna lahat yan. At makinig na dito. Ang daming snack ni Twinkle. Twinkle, itago mo na yan. Yes, pa, teacher. Yan kasi, nagpapaingit. Sana all may chocolate na kahit wala pang Valentine's. Okay, children, makinig na dito. Before ako mag-start sa discussion natin, kailangan nyo munang isulat lahat na nakasulat dito sa blackboard. Yes, teacher! Okay, mag-start na kayo magsulat. Tignan mo, si Twinkle, kumakain pa. Hindi ata yan nakikinig kay teacher. Ganyan talaga ang rich kid, matigas ang ulo. Lagot yan kay teacher. Ang unfair naman kapag tayo lang ang nagsusulat tapos siya hindi. Isang buong na lang kaya natin siya. Kuyongo. Teacher, si Twinkle, kumakain pa din po. Hindi po siya nagsusulat, teacher. Twinkle, bakit hindi ka nagsulat? Hindi na po kailangan na magsulat po ako, teacher, kasi meron po akong tagasulat. What? Excuse me, teacher. Yes po, sino po ba kayo? Ako po yung tagasulat ni Twinkle. Sana all may tagasulat. Iba talaga pag rich kid. Hinard kasi ako ng mama niya na maging tagasulat niya. Kaya no need na po na magsulat si Twinkle. Ako na lang po, teacher, kasi trabaho ko po yun. Ma'am, sorry po talaga pero hindi po pwede. Don't you worry, teacher. Lahat na nakasulat sa blackboard, susulat ko yan lahat. With the details pa yan, teacher. Kaya huwag po kayo mag-alala, kayang-kaya ko po yan. Ganyan talaga ang rich kid, may tagasulat. Hindi pwede yan. Bakit pa yan mapasok sa school kung hindi naman pala magsusulat? Iba talaga pag rich kid. What?